Good friend of DILG Secretary Jesse Robredo. June, magandang umaga sa iyo. Si Karen Davila po ito. Yes, Ma'am Karen, magandang umaga din po sa iyo. Ilang beses na po akong nakadyan sa ANT dyan sa studio na habang ini-interview mo si Sec. Jesse ay kasama lang po ako niya pag nandyan po ako sa Manila. At talaga, June, so ilang beses na nag-guest si Secretary Robredo sa Head Start, nandito ka sa studio? Opo. Mga siguro tatlo, apat na beses na kasama po ako sa kanya. Okay. Alam po natin na pag kayo po daw nag-invite sa kanya, ay talagang nagmamadali siya na makapunta dyan po sa inyo. Ay, maraming salamat, June. Well, Secretary Robredo was not just, he's a very humble man and a lot of people like him, even here on ANC. Pero June, kamusta ang pamilya ni Secretary, sir? Opo. Ang ito, Ma'am Karen, talagang sobrang lungkot namin dito. Dati yung worry-worry lang nung nakaraang Sabado at kahapon. Ngayon talaga malungkot dahil nga hanggang ngayon wala pang positive results yung paghanap sa ating secretary. And kami po rito, Ma'am Karen, sabi nga, nag-aasa, pati si Attorney Tenny Robredo, kanyang may bahay at mga anak. Mm-mm. Kami po ay nag-aasa at nananalangin na si Secretary ay andyan lang, buhay. Kaya yun po ang sa aming panalangin dito. At Ma'am Karen, yung sitwasyon, kung titingnan mo yung mga anak niya, si Patricia at si Jillian, talagang iyak ng iyak. Simula pa yan ng Sabado nang malaman nila yung pangyayari hanggang ngayon po talagang nakakalungkot at talagang lungkot na lungkot ang pamilya Robredo. June, nakausap mo na ba ang misis ni Secretary Robredo, si Len, no? Ang pangalan niya, I believe. Lenny, Attorney Lenny Robredo. Okay. Yung reports kasi nakuha namin, June, is natawagan daw ni Secretary Robredo ang misis niya ng 4:30 in the afternoon. Narinig mo ba to from Lenny? Opo. Totoo po yun. Kasi before ng 4:30, nag-uusap sila. Ang advice, Ma'am Karen, ni Attorney Lenny, sabi niya, Papa, huwag ka nang dumiretso ng Naga by yung private plane. Oo. Sumakay ka na lang ng commercial plane, bumaba ka sa Manila at magbaba sila ng mga anak nila. Oo. Yun po yun ang sabi ni Attorney Lenny kay Sec. Jesse. Tapos mukhang naputol po yung usapan nila hanggang tumawag uli si Attorney Lenny. Yun sinasabi mo, Ma'am Karen, na yung huling pag-uusap nila, mga 4:30 o 4:40 yun, nag-uusap sila na ang sasagot na po agad ni Sec. Jesse, sabi niya, Mama, sandali lang, may inaayos lang ako dito. Para tatawag uli siya. Tapos yun na yun po yung pinaka-huling statement ni Sec. Jesse sa Attorney Lenny sa kanyang may bahay. At doon na po naputol yung usapan nila. So, June, ibig mo sabihin at 4:30 to 4:40 p.m., that would mean that si Secretary, of course, is on the plane, on the small plane. Opo. Siya yung tumawag, siya yung tumawag kay Lenny or si Lenny yung tumawag? Si Attorney Lenny po ang tumawag kay Sec. Jesse. Okay. So, it means nung tumawag si Lenny, nagring yung phone, may signal yun, mababa ang eroplano. Ang sinabi lang ni Secretary Jesse is, Mama, sandali lang, may inaayos ako rito. Hindi niya sinabing may problema ang eroplano? Hindi niya sinabi. Sabi nga po ni Attorney Lenny, sabi niya baka ayaw niyang mag-worry si iniisip ni Sec, huwag mag-worry si Lenny, si Attorney Lenny, huwag siya mag-worry. Yan ang analysis niya na up to the last minute, ayaw niya mag-worry si yun sa pag-uusap nila, Ma'am Karen. Oo. Ngayon, anong sabi ni Attorney Lenny, June? Meron ba siyang napansin na bakas ng kaba sa boses ni Secretary Robredo or parang normal lang? Normal lang, sabi niya, parang kalmado lang eh. Yun nga sinasabi yung word ni Attorney Lenny. Kalmado lang si Sec. Jesse nang sabihin yun. Kaya after ata 15 to 20 minutes na mababa na yung telepono, yun, tawagan na parang nag-crash landing na yung eroplano ni Sec. Jesse.
yun, hanggang pinapinatawag na po kami lahat na maraming nagpuntahan na dito sa bahay ni Sec. Jesse sa Barangay Dayandang. Ngayon, June, ilarawan mo, alam ko may mga prayer vigils sa Naga, no? You are in Naga right now, June, am I right? Opo, sa bahay ni Sec. Okay. Ano ang ginagawa ng mga kababayan natin diyan in the hope for the safe return of Secretary Robredo? Sa ngayon po, dumadami na naman yung tao kasi siyempre gusto nila talaga malaman directly kung ano talaga ng ano lang faith ni Secretary Jesse. Yun ang pinakauna kung bakit dumadami na naman yung tao. Noong Saturday, Sunday, konti pala nag-aalam, pero marami po rin pumunta. Ang lumalabas ngayon dito, Ma'am Karen, talaga yung mga prayer, kanya-kanyang gilid. Pero hanggang lumabas na isahan na lang lahat na nananalangin, yung safety ni Sec. Jesse. Hanggang ngayon po, nangyayari na yon. Meron dito po sa tapat ng bahay nilang apartment na pinahiram din yung bahay as prayer room. Ng mga religious group. Dito po sa loob, meron nubina every hour. Kasi tayo naman, Ma'am Karen, ay naniniwala sa mga milagro pwede ibigay ng ating Panginoon. Lalo-lalo na si Sec. Jesse po ay isang devotee ni Virgen de Peña Francia, ang ina namin dito sa Abicolandia. Ngayon, June, kinikwento mo na si Secretary Robredo, ironically, is magaling lumangoy. Kinwento mo ito, di ba? That opo. Ang ehersisyo niya ay swimming. Tama ba yon? Opo. Magaling po siya mag-swimming. And then at the same time, nagba-basketball siya, nag-ping-pong sa table tennis. So yung swimming niya po talaga, yung stamina niya sa swimming, magaling siya. Mm-mm. Kaya kami hanggang ngayon ay umaasa po na yung sinasabi ng kasama niyang AD camp niya na hindi niya nakita sa aeroplano, yun po ang gusto namin mangyari, na nakalabas si Sec. Jesse sa aeroplano at nakalangoy, o kung hindi naman, na kung nasaan island lang dyan ngayon si Sec. Jesse sa part ng Masbate, Ma'am Karen. Oo. Now, June, nakausap na ba ng misis ni Secretary Robredo na si Lenny yung survivor? Sa telepono man lang. Yun po ang... Yun, Ma'am Karen, ang nire-request sana kahapon. Oo. Kasi si yung AD camp, si June Abrasado, ay ang alam po namin ay umalis kahapon ng Masbate, sumakay ng fast crap, at hindi alam kung nasa Ligaspi o sa Naga. Pero kinokontak po natin na gusto makausap ni Attorney Lenny kung ano talaga yung nangyari. Kasi importante po na magkausap talaga sila. Yun ang gustong mangyari ni Attorney Lenny. Oh. Hopefully po, Ma'am Karen, ngayong araw, yeah, magawa ng paraan na magkausap po sila. Because malaking bagay yun na yung misis makausap sana si June Abrasado, no? Opo. Oo. Alright. Now, June, I'm just taking a chance here. Are any of the family members of Secretary Robredo near you or beside you na pwede kong makausap, June? Sa ngayon, Ma'am Karen, na sa taas pa sila. Nandito po ako ngayon sa sala. Wala po tayong makagilaw. Actually po si yung kapatid niyang lalaki si Boots nasa Masbate. Nasa siya, nasa Masbate. Si Attorney po ay nasa loob. Mm-mm. Ngayon, anong pangalan ng anak ni Secretary Robredo na tatanggap daw ng award nung hapong yun, kaya nagmamadali siyang maabutan ito, June? Actually po, lang naman talaga ang sitwasyon nun eh. Gusto niyang manood sa swimming event ni Jillian. That was in the morning of Saturday, yung itimit. Okay. Parang lumabas lang po kasi na parang nagmamadali siya dahil doon. Actually po, maraming schedule si Sec. Jesse. Nandito siya sa lungsod ng Naga. Actually po, dapat kahapon, Ma'am Karen, ng umaga, siya yung nag-start ng sa marathon. Tapos, marami pong schedule. Isa lang po yun sa sinasabi na mag-a-attend siya ng swimming event ni Jillian. Mm-mm.
Kasi 12 years old si Jillia, nakapag-participate na po siya sa palarong pambansa elementary competition. Ngayon po, secondary na siya, parang excited din si Sec Jessie na makita niya na malalaki yung kalaban ng anak niya sa swimming. Oo. And gusto na sana niya makita yon. Kaso nangyari po, in the morning yon, kaya sabi nga ni Attorney Lenny doon sa telepono, huwag ka na mapamag ano, private plane, sumakay ka na lang ng commercial flight papuntang Manila. Mm-hmm. Ngayon, June, narinig ko that pag si Secretary Robredo ay nasa Naga, kahit ngayong naging DILG Secretary na siya, napakasimple daw, naglalakad na naka-shorts, naka-chinelas, dyan sa Naga, nagmumoling kasama yung anak niya. Opo, totoo po yun, Ma'am Karen. Minsan nga, wala pang bodyguard dito sa Naga. Sinasabi nga ng mga security officer niya, June, sabihan mo naman na importante talaga na talagang mandated kami ng buong bantay sa kanya. Minsan po talagang dito okay lang sa kanya maglakad. Naka-shorts, nagbibisikleta po kami pag nandito siya Sabado Linggo. Minsan, dalawa, tatlo lang, minsan, ang dami naman namin. Yun po, ganun po kasimple si Sec Jessie, na kahit sino po pwedeng umara habang nagbibisikleta, na kausapin siya. Talagang yun po ang ano, normal po dito yun sa lunsod ng Naga. Pag nakita siya, pwede siyang lapitan at kausapin, Ma'am Karen. At paano kayo naging matalik na magkaibigan, June? Malalim na yung kasaysayan yung dalawa. Opo, magkabarangay po kami, Ma'am Karen, at noong mga panahon na mahilig siya sa basketball, enter barangay, nag-aaral po siya sa Lasal. Yun, simula po ng high school hanggang mag-college siya, laro sa basketball, mga kwento-kwento sa barangay, hanggang po nag-mayor siya at ako naman po ay naging punong barangay sa aming barangay dahil po sa kanya. At nag-consel din po ako sa Naga dahil sa kanya. Nag-liga president ako ng barangay dahil sa kanya. So halos po yung buhay ko, halos magkasama-sama po kami sa mga maraming project dito sa lunsod at sa ating bansa po. Alright. June, siguro anong mensahe mo sa sambayan ng Pilipino? Dahil I'm sure na umaabot naman sa inyo that the whole nation is praying for the safety of Secretary Robredo and his two companions. And siguro anong feedback ng pamilya doon sa ginagawa po ni Pangulong Aquino, you have Secretary Marrojas, the team na talagang, sabi nga daw ni Pangulong Aquino, according to George Carino, ayokong sukuan natin ito, ayokong isipin ng pamilya na sumuko na tayo o sinukuan natin si Jess. Ngayon pa lang, Ma'am Karen, lagi nang sinasabi ni Attorney Lenny Robredo, may bahay ni Sec Jessie. Sabi na nagpapasalamat na talaga siya kay Presidente Pinoy at Secretary Rojas at yung mga kasama niya po dyan na nagsasabi nga na sinasabi ni Attorney Lenny na yung presence lang ni Presidente Pinoy at siya ang nagte-take the lead pa. Mm-hmm. Doon pa siya, Ma'am Karen, natulog. Alam po yun ni Attorney Lenny, nagkikwentuhan po kagabi. Mm-hmm. Grabe na nga, alam niya na may mga mas priority, pero talagang ginagawang priority, isa sa mga priority ni Presidente Pinoy yung pag-ano, kaya malaki pong pasasalamat niya. And sabi ni Attorney Lenny po na alam niya rin na marami nagdarasal. Sabi niya, June, yun ang importante, yung una pagpasalamat natin sa mga nagdarasal at panalangin na maging safe Sec Jessie. At sa pangalawa, pakiano na rin na i-continue yung pagpangaje, I mean yung pagdasal po sa kaligtasan ni Sec Jessie. Uh-huh. Yun po ang gustong ipaabot ng pamilya Robredo, Ma'am Karen. Alright, Mang June, maraming salamat po at kinausap nyo kami sa telepono. And please send our best sa pamilya po ni DILG Secretary Robredo. And from the staff of Head Start, we want you to know how we always appreciate it that you've always made time for the show, sir. Salamat po, sir.
Opo, ma'am, sasabihin ko po kay Atty. Lee. Actually po siguro nakikinig siya sa taas. Opo. Thank you po. All right. God bless all of you, sir. Now, DepEd Secretary Armin Luistro is on the line right now on mass to be held by LaSalle to be offered for Secretary